Go na ba? Sige, sige, ikaw, Rolly. Wala kang alam, sabihin. Oh, ako rin eh. So, goodbye ka na. Para ng linggo, napag-alat tayo ata akong may vertigo. Namadali. Diba? Namadali ko na. Goodbye, bye, bye, bye. Bye. Naano ko kayo. Hala, ang hirap talaga yung ano yung pinipilit mo lang. Oh, disoriented. Kaya lang, nag-pray kasi ako bago ako nag-live eh. Lord, puspusin mo ako eh. Ganun talagang style ko eh, nung araw pa eh. Para akong born again sa labas. Diba? Para akong Baptist, Pentecostal. Wala, ugali ko nung araw yan eh. Sinusurrender ko lahat. Kaso kahit anong gawin ko surrender, umiikot yung... Pakiramdam. Pati yung utak ko umiikot. Pero hindi mo bro, di ba? Na-explain ko ba yung universe? Yung... Sipin mo, sinisimplify ko yung yung universe. Ha? Against all ano yun, theories and doctrines, ha? Bakit? Alam ko naman yung doctrine ng mga scientists, mga Christians, di ba? Successive creation theory, gap theory, di ba? Mga Big Bang theory, secular Christian. Eh, sayang na lang yung mga pinagkatandaan na ni Rolly, di ba? Pero yun na nga, kahit na umiikot na yung paligid ko dahil sa vertigo. Ikaw ba, walang vertigo ngayon? Meron pong konti pa, hindi naman siya naalis din eh. Pinagtitsagaan ko na lang ngayon, doctor, yung mga nasa YouTube, yung paano ba maalis ang vertigo? Home remedy. Dati, punta para ako sa Singapore kasi may nanggagawa. Ay, Singapore ka. Hindi nga ako makalabas ng bahay. Singapore pa, no? Pamasahe lang dito sa yan, nahirapan nga. At saka, talagang pag 70 ka na, Rolly. Ano na yan? Ha? Ang kalaban mo, hindi lang yung kay edad mo, pati yung quarantine. dahil patigil eh. Ayaw palabas. Ano ba talaga yung bata ka rin ng quarantine dyan sa 70 years? Sabi ni Rocky, yung 70, yung mga senior, once a week. Ano kung sino kayong senior tinutukoy? Depende rin sa LGU. Wala namang sinasabi yung LGU. Huwag natin pag-usapan natin yung... yung Great Reset. No? Wala ka bang alam sa Great Reset? Kasi ako, ang paborito ko, Great Escape eh. Makaalis ka. Ilang araw ko nang inanin eh, nire-research lahat na yata ng mga channel at website sa internet. Inaalam ko kung ano yung mga opinion nila. Opinion lang kasi wala namang objectivity rin eh. Ang objectivity rin yan, lahat kasinungalingan niya, lahat mali, lahat. Dahil lang alam ko si Jesus Christ na totoo, di ba? Ang gospel. Pero kahit opinion man lang yan, sinasanto ng mga tao yan, no? At yun ang dinidesacralize natin noong araw pa, yung mga opinion, mga subjective opinion, di ba? Jury, no? Mga theoretical and proven so-called facts. Hindi naman facts. Okay? Tsaka yung mga, relativity, yung opinion, at tsaka yung subjectivity. Paborito kong tirahin yan eh. Di ba, nung araw? Kailangan maging objective tayo, maging absolute tayo, maging factual tayo. Nakita ko rin talaga si Jesus Christ lang Siya lang talaga yung factual, siya lang absolute, siya lang yung objective, di ba? Anong claim ng mga so-called philosophers, magmula pa ng age of... Enlightenment, even before the age of enlightenment, sa 17th century, 18th century, etc. Kahit na nung panahon pa ng Renaissance, di ba? Yung cultural, scientific, intellectual revolution, pagkatapos ng Dark Ages. Alam mo yung Dark Ages, di ba? Na kung saan sa Europe, ang nag-aring-uri lang dyan, yung mga alam mo na, yung mga religious, ayaw kong banggit ng makasabali sabihin ng iba, nang-atake na nandang. Pero yung Dark Ages na yun, Middle Ages sa iba, talaga naman walang progreso sa buong daigdig. Lalo na yung kumakatawa sa buong daigdig. Yung Europe o kaya Italia na yan, di ba? Pero nung nagkaroon ng Renaissance, 12th century, 13th century, unti-unti nang nag-iisip yung mga tao dyan at nabubuksan yung kanilang kamalayan tungkol sa mga panibago at radikal at revolusyonaryong kaisipan. Kaya nagsimula muna sa art, culture at nasabi ko na yung iba. Tapos nagsilang yan sa bagong kaisipan, sa pandaigdigang kaisipan. Yun nga yung panahon ng kaliwanagan, o Age of Enlightenment. At sinundan ng maraming mga reformer yan, revivalist, di ba? Alam mo yung tinutukoy ko, Rolly? Sa pagdating sa religious, yung, alam mo,
mo na, yung kaya nagkaroon ng ganitong civilization na ngayon na chop suey. Dahil nung Age of Enlightenment, reason, diba, yung sa punto ng science, sina Newton, Leibniz, sina Bacon, kilala mo yan, diba? Kumpare mo yata si Newton. Francis Bacon. Sa science yan. Sa philosophy naman, ang sigat, alay siyempre, sina paring Descartes. Uh-huh. Eh si paborito mo yata, si Soren eh. Si Kierkegaard. Si John Locke, sina Spinoza, sina Immanuel Kant, di ba? Mm. Voltaire, Diderot, Montesquieu, hindi barbecue ha? Uh-huh. Montesquieu. So yung ating mga kaisipan ngayon, both educational, scientific, religious, o ano pa man tawag mo, pati nga technology eh. Dito lang nagsimula dito sa Age of Enlightenment na to. Kaya napakalagang i-review to, paminsan-minsan eh. Kaya alam, pag inisa-isa mo to, Rolly, kulay yung oras natin. Okay? Sapat na sabihin natin na ang history, progressive din. Kung yan eh, evolutionary o devolutionary, depende na lang sa nag-i-interpret. Depende. Saluhin mo. Yun na nga, napakalagay yan kasi yung mga tao ngayon nabubuhay dyan. Diba? Hindi nila alam, di ba? Hindi nila alam na sa mga pilosopiya ng mga taong yan, kumbaga, naugit sa isayan, no? Uh-huh. Ng daigdig ngayon. Oo. Kaya yun ang ano, napakalaga na malaman ng mga tao, ano ba talaga yung kanyang worldview, di ba? Lagi mong ina-emphasize. Those who don't remember the past, sabi nga, yung hindi naalala yung nakaraan, lalo na yung lessons ng nakaraan, eh, paulit-ulit lang, no? Are condemned to repeat it. So yun ang ayaw nating mangyari, kasi nga, ako, bistado na ako eh. Hmm. Si Jesus Christ lang ang Panginoon ko eh. At saka alam mo ba kung saan si... Ito may, ibay natin ang topic. Alam mo ba kung talagang anong ibig sabihin ng Jesus Christ? Mm-hmm. Diba, tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas. Grammatically correct ba yun? Theologically saan? Oo, kailangan tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas muna bago Panginoon. Mm-hmm. Anong tama? Panginoon muna, tagapagligtas, o tagapagligtas, Panginoon. Panginoon siguro, at saka tagapagligtas. Dito pala, nagkaroon ng confusion eh, no? Parang yung sinasabi ko nina, ano bang nauna, Renaissance o Enlightenment? Oh. Kabayo o kalesa? pati yung evangelical Christianity ngayon, hindi na nila alam kung ano itong lesson na dapat nilang matutuhan eh. Kasi lagong, ito nga, susundan ko nga yung mga Christian sa labas. Ito, chaps, itong usapan natin. Sa ngayon, pwede pa akong mag-compromise eh. Doon sa yung sinasabi nating gospel lang, death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Di ba doon ako noted tayo? E ngayon, papayagan na kita kung Protestant ka, nasasabihin ko, evangelical ka, orthodox ka, ano ka ba, kapareho kita. Kung, di ba nakikipareho lang yung mangyayari sa atin? O ngayon ako nang makipareho. Okay? Napagkasin na mong maliligtas ka sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon, sasabihin ko, oo. Kaya lang, i-define mo kung sino si Jesus. Di ba, Savior, ganyan. At pag sinabi mong Savior, kailan namatay ka, nilibing kalakip niya, nabuhay magulay, tumakay sa langit. Tama? O yun ang ibig sabihin na talagang tanggapin si Jesus na nagpagligtas. Eh yung nga pala ng Panginoon, tanggapin mo rin siya na siya yung Panginoon mo kasi nga yung Pentecost ng resulta, yung Holy Spirit niya at saka ng Diyos sa mas, yung buhay mo, ayun ang kompleto, di ba? So, papahing tayo kung gano'n ang terminology o kaya soteriological, methodological witnessing nila, preaching, eh, yung content ng tanggapin si Jesus as Savior and Lord, eh yung dinedefine natin gospel. Di ba? Oo. O yun, pwede sa mga Protestant yun. Halimbawa, kausap mo sila. Sige na nga, pareho tayo ng sakyan mo na. Kasi mahirap sila sumakay sa atin kasi kala nila bago to eh. Oo, yun na nga. Eh, samantala yung pinipris natin, yung luma na, panahon pa ni Paul. Di ba? Ngayon, yung mga Catholic. Banggitin ko na, Catholic. Pwede ba naman tayo maki-agree na binyag lang naman eh. Diba? Binyag lang, kaya lang yung binyag. Hindi yung kamukha ng ano. hindi yung pinapaula na yung bata. No? Hindi, kundi yung talagang, yun, namatay ka rin, halimbing, nabuhay magalito, yun ang baptism sa protest. Na mali rin sa blade din. Pero mag-iba na naman tayong topic, tapos na ako rin. Sinabi ko lang, yun, baka may makalimutan. Eh, kasi yun lang naman talagang layunin ko, Rolly. Sabihin na corny kung corny tayo, paulit-ulit. Pero baka gusto lang mag-debate kami sa philosophy, pwede rin. History, psychology, art, culture, pwede rin tayo dyan. At pinasok ko agad yun, hindi dahil sa pagyayabang, ha? Dahil kumisang kailangan nila, porque gospel tayong gospel, akala wala mo. Wala alam na iba. Bobo tayo, tangyengon tayo. Eh, hindi, ha? Sa totoo lang, dyan ako nagagalit. So, Rolly, anong palagay mo? Great Reset. Balik tayo sa Great Reset. Alam mo siya yan eh. Meron akong sinusundan na channel, yung Causes of Everything, no? Yung
Yung nakalimutan ko yung pang anyway. Ang dami kasi niyan eh, no, matatalino mga tao, mga philosopher, mga theologian, revivalist, reformer. Pinapanggang sila lahat. At ang gagaling nila mag-English. Kaya lang di sila marunong managalog, yan ang problema nila. ang salita pa naman sa langit ngayon, Tagalog. Di ba? Disqualified sila. Kaya Kapampangan. Sabi, magsalita nga ng Bisaya. Ilonggo ka ba? Ilonggo? Arakan yung governor ng Negros ah. Tapang mo, ay naman mo si Duterte ah. Anong pili doon? Kaskaskwela. Kaskaskwela. Ang hirap ka i-pronounce naman. Mag-iba na naman tayong topic. Kung ano lang papasok sa isip ko. Ay, mga question kasi yung dumarating sa mind ko. Kaya sa mga text messages. Paano ba talaga tayo makakapiyak na tayo talaga yung dumaan sa gospel? Diba? Kung ano sinasabi nyo, gospel of Christ, gospel of God. Ano ba yan? Baka mamaya, ano na lang yan? Puro mga theological, mga philosophical jargon sa lang yung mga yan. Diba? Mga ano na lang yan? Pinapahirap nyo yung mga terminology nyo. Mga ganun, diba? Uh-huh. So, hindi ba ako, wala ka bang komento na? Paano ba makakatiyak talaga na masasama ka sa Greatscape, yung Rapture, di ba? O yung corner naman sa labas yun. Kaya lang, nagtataka lang ako, kinakarir nila yung Great Reset na kung saan minub na naman sa May 2021, di ba? Alam mo yun, yung Agenda 21, Agenda 30, to 20. Alam mo yung ba't tinatawag nga ba lang Agenda 21? Ano ngayon eh, 2021. 2000. Nakaset yan dati, 2050. Tapos nag-move back, 2030. Ngayon, nakakita sila ng masasakyan para mabilis. 2020. Yung COVID-19. Yung pandemic daw. Itong yung 2021. Tama, swak na swak doon sa Agenda 21 ng UN na pinag-aisahan nila doon sa Rio de Janeiro noong 1992. Kasabay pa nung kamalayan natin na kung saan binigyan ng Panginoon yung gospel. Di ba? O yan to. Kaya Great Reset sa kanila, sa atin, Great Escape. At ang ina-expect ko, mangyayari muna yung Great Escape, rapture muna bago yung Great Reset. Alam mo ba't sikat yung Great Reset? Paano pa niya yun? Nimrod, di ba? Nung pagkatapos ng baha, ng dilubyo ng panahon ni Noah, alam mo na, sa pamamagitan ng tatlong anak ni Noah, dumami naman ang tao. At tayo ng Tower of Babel, madalit salita itong si Nimrod para ma-reach ang heaven. Which sa iba, akala na, yun lang mga pangkaraniwang mga pagtatayo tayo ng mga building. Hindi ah, ano yun eh, high-tech yun. At talagang malawak yung ganong history. Eh lang, hindi natin papasukin yung ganong kasalimutan, hindi natin target yun. Sinasabi ko lang, ang layo ni Nimrod nung araw, Great Reset. Sa kanya pa lang, no? O kasi kampuni Satanas yan eh. Si Satanas ang layunin niya, lagi kopyahin at saka fakein yung talagang layunin ng Diyos. Anong layunin ng Diyos? Yung mga anak ng Diyos, magkaisa. Diba? John 17. Siyempre, alam din ni Satanas yan. So, kailangan fakein niya anong araw ba para anumang plano ng Diyos para ma-reach yung kanyang objective, yung kanyang goal, yung absolute goal niya, yung kanyang factual motive. Objective goal, ma-attain niya. Satana, siyempre, adlangan niya yan. Kamukha ng pag-adlang niya sa kung saan yung pangako ng Mesaya, yung seed of the woman, adlangan niya. Kaya hindi mubra. O yung pag-adlang niya sa church, hindi rin mubra. Ito na naman, itong pagkaisa niya ang buong daigdig, pagkaisain ang buong daigdig sa mamagitan ng Great Reset. O kaya, ang tawag sa labas, New World Order, globalization. Alam mo na, noong araw pa na, 1990s pa, nililecture ko na yan. Oo. Yung mga Illuminati, alam mo na, pati yung $1 ng ano, nadamay tuloy, nakita ko sa Facebook mo kanina. Diba, noong araw pa nililecture yun, 1980, yung mga Council of Foreign Relations, diba, yung layunin ng mga, magmula sa mga Knights Templar, in-explain ko noong araw, paano nagkaroon ng banking sa Europe, paano nagkaroon ng tinatawag na epekto sa civilization, sa buong daigdig, yung plano ng mga nag-great reset. Ang layo nilang nila, parang revolusyon, parang revival, kumbaga sa religion, parang sa born again. Kailangan muna ma-born again ka. O, kailangan muna, kalimbawa, sa fraternity, kailangan magkaroon ng aging, magkaroon ng boundary from your old life papunta sa new life. Kaya politically, economically, socially, religiously, laging may ganyan, Rolly. Ang kasaysayan, itik na itik ng mga boundary, revolution, revival, At kung ano-ano pang tawag dyan, ngayong uling araw, ang tawag nila Great Reset. Okay? Ano yung layo nila naman itong mga ito? Pagka pinag-aralan mo ito, napakaraming detail nito. O, pwede natin simulan sa French Revolution. At dito makikita kung yung impluensya ni Naruso, impluensya ng mga
Nina Montesquieu, mga lahat ng mga philosopher na kung saan pinanggalingan itong great reset na to, commission, as far as modern history is concerned, pwede mong umpisan dito sa French Revolution at kung paano nag-evolve ito hanggang sa makarating tayo sa American culture, politics, etc. Lagi silang may mga layuning great reset. At ang, alam mo na, papasok na tayo sa mga kung ano ng mga pag binanggit pa natin sabihin na conspiracy theory, di ba? Mga agenda ng Freemasonry, mga agenda ng mga pamilyang Rothschild, mga liba tulad ngayon, mga elite na sina Soros, sina Rockefeller, ngayon na kumisan, nababanggit yung pangalan nila, hindi man dapat banggitin. Kaya lang ito yung usong-usong ngayon, pati sa mga conspiracy theories, saka sa mga lecturer sa Harvard, kung saan-saan, ang talagang gusto lang nilang liwanagin talaga sa kanilang mga speeches at saka mga lectures, itong Great Reset. Nasa consciousness nila, nasa social consciousness nila, political consciousness, kasi nga may mga demons yung mga yan . May mga evil spirit, mga professor sa mga seminaries, pati na yun, lalo na sa mga universities na kung saan resulta lang ng mga nung araw, sinang Harvard na yan, Yale, Freiburg, nangyari yan dapat sa mga Christian ministries, kaya lang naging secularized. So nandun lagi yung Great Reset, yung kung paano pagkaisayin ang buong daigdig sa context ng globalization. Yung iba kala nila sa Panginoon yan, yung iba kala nila kay Lucifer, yung iba wala nang pakialam kahit kanino, basta yan ay para sa inyong inaarap, para sa inyong safety, para sa inyong protection. Parang yung Great Reset ngayon na gagawin sa May 20, 2021, alam mo ba yung kanilang rallying point, Rolly? Yung you will own nothing, yung you will own nothing, wala ka ng pag-aari, wala ka ng property, but you will be happy, okay? Oh, yan ang kanilang sina Dr. Schwab, yan ang kanilang sinisigaw, niyo? Yung pinuno ng mga Great Reset na yan. Kumbaga, ibig lang sabihin, mawawalan kayo ng property, wala na kayong lupa, wala na. Pero yun ang pinaka-highest peak na kung saan, doon yung may enjoy ang buhay, ang society in general. Anong ibig sabihin nun? Utopia, panacea, nabanggit ko yun kasi nandun na naman sa article. Di ba? O yan na naman ang target nitong mga nag-Great Reset na to. Maganda yung layunin nila. Di ba sabi ko na sa inyo, ang good and evil, Luciferic, Satanic. Maganda, good ang kanilang layunin. Kaya lang, kasalanan, rebellion against God, at ito'y talagang pinaka-highest peak na pwedeng nating sabihin, kamukha itong rebellion ni Lucifer 6,000 years ago. Di ba? Nare-repeat lang ang history. So, kailan mangyari ito? Ngayon! Ngayon! Ano sinasakyan nilang aksidente nangyari? COVID-19, no? Di ba? At pag pinag-aralan mo yung mga sequence of events dyan, ayun ako, baka mamaya sabihin mo, tama itong mga conspiracy theories . Sa akin, mali pa rin, okay? Hindi pa rin nila nakikita talaga yung target ni Satanas, inaalaw lang ng Diyos, para mangyari na yung dapat mangyari. Ano yung dapat na mangyari? Yung tribulation period. Yung tinatawag nating Jacob's Trouble, yung Day of the Lord, di ba? Na kung saan dyan lalabas yung Antichrist, na ang dating una, mabuting tao, ganyan, charismatic leader, revolutionary, palalayhin ng daigdig sa pagkaalipin, sa kahirapan, sa kamangmangan, di ba, politika. Marami siyang malilin lang. And then, at the middle of the tribulation period, malalaman ng kara niya talaga. Sino talaga siya. Kampong pala ni Satanas siya. No? Alam na, yung detail, tsaka na lang ating pag-usapan. Mm-hmm. Pero ito yung ultimate result o pupunta ng Great Reset. Mm-hmm. Hindi lang alam nitong mga politikong magagaling na to, mga scholar na to, na malinis ang intention, kaya lang may kasabihan nga, the road to hell is paved with great intentions, di ba? Ang kaso, papunta rin lahat sa kapamakan o sa impyerno, di ba? So, sinasabi natin, itong mga nakikinig sa atin, dapat mamulat na, kung talaga may Holy Spirit sila, dapat talaga, alimbawa, may Holy Spirit ka, may Holy Spirit ako, dapat, birds of the same feather, sabi nga, plug together. Yun nga pala yung sagot ko, Rolly, doon sa paano matitiyak kung talagang dumaan ka sa gospel. Kung talagang may Holy Spirit ka, may Holy Spirit yung mga nakikinig sa atin, tayo magkakasama. Hindi yung sinong kinakampihan nyo, kaya kinakitaan kayo ng ibang mga, alam mo na, yung mga sinusunod. Pinopromote tayong palaban, di ba? Oo, yun ang katiyakan, yung church. Yung God's Last Days Church. Hindi yung mga sabadista, kasi meron din silang nakita ko dyan sa kagabi, ang galing-galing nila magsalita, mga Amerikano, God's Last Days Church. Hindi pa nga sila nagpapakilala ng SDA. Kaya lang kahit anong, ako pa,
Mag-umpisa ka pala magsalita, alam ko na kung saksi ka ni Jehova, Sabadista, Komunista, Sosyalista. Yung tanda akong ito, Rolly, mag-umpisa ka pala makuha na. Alam na. Oh. Alam na. Mm. Oh, ka? Parang tayo. Mm. Oh. Okay, kaya sinasabi ko kanina, ito yung bara ko, si Jesus eh. Hindi ko naman kinakaya, di ba? Oh. Oh. Kinakaya ko yung Jesus nila. Mm-hmm. Yung Jesus Christ ng Christianity. Kasi wala namang talagang tunay na Kristo yung Christianity. Christless Christianity. Nung araw ko pa sinisigaw yan. Ha? Mm. Bata pa ako, sinisigaw ko na yan. Yung Churchianity, kako, hindi church yan. No? Ano yan? Diyan nakatago si Lucifer. Di ba? At kung makita nila yung mga drawing ko nung araw, yung mga painting ko, baka patayin ako ng Dioras. Pero yun ang totoo ngayon. Yun ang nangyayari. Di ba? Sabi nga ng iba, ako raw yung next Luther. Ay, kaya wala akong pakialam kung ako yung next Luther. Wala. Hindi ako interesado. As ang sinasabi ko, ang buong daigdig mali. Ang lahat ng Christian, peke. Lahat, ha? Oh, pati ikaw. Kung wala kang Holy Spirit. Pati ako. Kung wala akong Holy Spirit. Huwag nang babanggit-banggitin pa na Christian ka, kundi mo natitiyak na talagang meron kang binhi ng Diyos, yung sinasabi natin ibang Espiritu na galing kay Jesus at ang Diyos. Iba yung kurang usapan kasi... Chapsoy. Eto si Rolly, ha? Speaking of God, di ba gulo-gulo ng issue ng Diyos, di ba? Trinity ba yan? Unitarian ba yan? Oneness ba yan? Sabellian ba yan? Kung ano, ang dami, dualism ba yan? Ano ba yan? Ang daming, pag pinag-aralan mo yung church history, Rolly, yung doctrines of God, masisiraan ko lang mo, kaya yung ibang mga atheist, dyan nasuwasa kayo para sirain yung Diyos ng Christianity. Eh. Pero sa akin, Rolly, yung Diyos simple lang. Di ba? Halimbawa, ikaw, tao ka. Yung nanay mo ba, tatay mo ba, tao? Ito, parang argument ng mga philosopher sa Baybakod. Siyempre, yung lolo mo, tao rin. Yung magiging anak mo, yung magiging apo mo, generic yun eh. Tao ka, di ba? Hindi ka naman pusa, aso. Pero kung nanay mo, kambing, ay, baka iba ka. Di ba? Pero natitiyak mong tao ka. Oo naman, no? Pogi mo. Hindi ka naman mukhang pulgas. O kaya unggoy. Okay. Naiintindihan mo ako. Yung ibang mga nangangaral ko, minsan tinatawanan, di ba, may mga kilala tayong mga namimilosa po. Oh, pero ganun kadaling intindihin ng Diyos. Diyos Aba? Kaya Diyos Ama eh. Iba yun eh. Yung original. May Diyos Anak si Jesus Christ. May Diyos Espiritu Santo. Yung buhay mo. Oh, pero hindi ka Diyos ha. Hindi ka si Jesus. Oh, yun ang ibig sabihin nun. Yung Holy Spirit, divine nature. O ang Panginoong Jesus, divine. Yung Ama, divine. Divine. Oh, yun. Gumagamit ako ng salitang naintindihan natin. Divino o divine? Hindi human. Divine yung Father, divine yung Jesus, divine yung Holy Spirit. Divine pa yung mga darating at darating pang mga tao, yung universe, divine at human. Gets mo? O anong nabubuo sa mind mo? Dignified ko man Diyos, napakasimple. Ang salitang Diyos, generic. Kaya alam, pag sinabi mong God the Father, proper noun yan. Hindi na common noun, di ba? So, hindi mo na kung saan ako pupunta. Sinisimplify ko lahat. Di ba, nung linggo, sinimplify ko yung hope ng mga Christians. Yung tunay, ha? Nakakakon, tao, ginawa lang ng Diyos yan. Ultimately, after na dumaan sa death burial, alisin lang yung namana kay Adan tsaka kay Satanas, babalik na ng Diyos yung mawalang glory ni Lucifer tsaka ni Adan. Di ba? Kaya nga naunang rapture tayo kasi panlangit ang unang problema. At pagkatapos, dito na sa daigdig. Kaya nga yung Holy Spirit nandyan para lang ayusin. Yung posisyon mo sa langit, ano mang gagawin ng Holy Spirit sa iyo sa lupa, nangyayari sa langit. Di ba? O kaya may death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. So, ang ibig ko na sabihin, Rolly, yung ultimate purpose ng Diyos, eh gawin ka, ako, at lahat ng mga dumaan sa gospel, na napakahirap ipaunawa ngayon kasi iba na yung gospel nila, gagawin lang tayo na buhay ng universe. Kasi lahat ko sinasabi nung araw pa, ng universe tao. Eh dahil hindi traditional na paniniwala. Alam mo na, anything that is new is not true. Kaya na-influensya yung mga Kristiyano, ng mga scientists na hindi malaman kung evolutionist na Christian o evolutionist na Satanist na talamak na si Darwin sila ng Darwin. Sino ba si Darwin, di ba? Eh kay Billy lang, hindi ubra si Darwin. Di ba? Matalino siya, pero yung talino, hindi ibig sabihin totoo. Okay? Anyway, hindi tayo mag-ano doon, magdidetali ro. So, totoong may macro-evolution. Hindi totoong may macro-evolution. Ha? Ang totoo, may micro-evolution. Alam mo na yung ibig sabihin. Nagbabago ang mga tao, itsura ng mga isda, depende sa kanilang environment. Pero kamo, yung isda pwede manggaling sa pusawan. Na hindi pwede. O yun ang macro. Hindi ako naiiniwala doon. So, Rolly, ikaw, ginawa ng Diyos para maging
kaluluwa ng universe. Mm-hmm. At ultimately, magiging spirit ka ng universe. Hindi lang ikaw, lahat naman ginabagan ng Panginoon dumaan sa gospel, yun ang magiging destiny natin dito sa universe ni Jesus Christ sa ilalim ng redemption history o sa loob ng redemption history. So, sinabi ko ba nung linggo na itong universe, tao to. Kasi meron ba namang santol na may kaluluwa at spirito? Meron ba namang kambing pusa o kaya pulgas o whatever you may think? Bato na may soul spirit. Tao lang. Hmm. Diba? Meron. Oh. Paano natin sinasabing tao ang universe? Eh, may anghel nga eh. Hmm. Oh, mayroong mga panglangit. Oh, yan, di na kailangan na i-explain yan. Dami ko nang diniscuss na mga upload sa YouTube. Hindi lang siguro sila nag-aaral, nagre-research sa mga sinabi natin. Kasi kala nila, ano lang tayo, mga amateur na butaw-butaw dyan, di ba? Ah, hindi ha. Hindi nga ubro sa'yo sina Newton, sina Bacon ang sinabi ko. Wala. Newton na. Oh, eh, Bacon, masarap yun. Ay, hindi. Hindi. Rolling, hindi ko lang sabi, simple lang plano ng Diyos. Ang tao, kaya nag-exist siya, hindi sa ano pa mang bagay. Hindi yung ba, para sarili niyang kapakanan dito. Saka po, mamamatay ka lang eh. Hindi man sa pamilya niya, mamamatay rin yung pamilya mo. Hindi man sa lipunan mo, kaya sa gobyerno. Lahat yan matutudas. Oh. Ang Bible lang sigurado, gugunawin ang buong daigdig. Okay? You know. At malapit na, ilang taon na lang siguro, kapag kalimba, nagka-rapture na yun, three and a half years, mag-uumpisa na yun. Sigurado ako doon, nandito theory. Hindi ako religyoso. Ayan, may Holy Spirit ako, ha? Tsaka, yun, sa iba, kulto na yun. Tsaka nag-aaral tayo. Kayo nga dyan din nag-aaral eh. Alam mo ba't sila sabing hindi sila nag-aaral? Ay, papasok sila sa isang university. Ano bang matutuhan mo doon? O, ilang taon ka doon, siguro 50 taon ka doon. Eh, isang kaisipan matutuhan mo doon? Eh, kung paano napasok ka sa mga socialist na mga university? Eh, di puro socialism. Pagkatapos, napasok ka sa mga school na kung saan, ang kanilang worldview, iba? Eh, katakot-takot ang worldview. Tapos isa lang yung papasukan mo. Pagkatapos mo rin, hindi ka mag-aaral. Papasok ka na ng executive secretary ka ni ganito, ganyan. Nagsimula kang activist, mamaya-mamaya, pat conservative ka. Mang ganun eh. Nawawala yung radicalism mo. Dami ko na experience na ganyan. Dami ko na mga taong namit. Nung araw, kasama ko sa radicalism, sa activist. Tapos kayo ilang taon lang nagdaan. Kuya, pasensya ka na, wala na akong dahi kamatay. Mang ganun, di ba? Oh, puro pera-pera na lang. Pamilya. Walang kakwenta-kwenta yung kinamamatay nila. Diba? Pinagpalit na yun. Oh, pinagpalit yung mga ideology, mga paninindigan namin noong araw na hindi lang panlupa, kundi panglagin. Nasilaw sila ng mga bagay na kumikinang sa daigdig. Nakala nila at nang kumikinang ginto. Hindi, napagamalan yun. Napagamalan. Kaya nga ngayon, tuloy ko na, ano yung layo ni ng Diyos sa tao? Para gawing buhay ng universe. Kukontrol sa universe. Parang spirit mo dyan, kinokontrol yung katawan mo. O, diba? Anong layo ni ng Diyos sa universe? Darami ng darami yun, sabi ko noong linggo. At ang layo nila ng Diyos sa universe na yun, na kung saan yun, galing yun sa mga tao, na niligtas ng Panginoon Jesus through His death, burial, resurrection, ascension, Pentecost, para bigyan ng buhay yung Mother Universe. Yun, Mother Universe, ano na naman yun? Diba? Bago na naman. O, kaso, yung mga scientists sa labas, nauna pa silang makadiscovery through cosmological inflationary doctrine o theories, kesa dito sa mga Christian na nakabase lang sa puro Bible. Diba? Oh, anyway, yung iba nabibilib sa mga scientists. Ba't di sila mabilib sa akin? Sa atin, di ba? O itong ating nakikita, yung Mother Universe niyo. Sabihin na natin, yung beyond universe of Jesus Christ. No? Beyond this universe na kung saan 13.8 billion light years ang lawa. Okay? Beyond that, napakarami pa. At pupunoy ba yung mga universe doon at para maging Mother Universe? Okay? Mega Ultra Universe. Oh, and so forth. So, paano mangyayari yung ultimate purpose ng Diyos doon? Eh yan, gumagawa siya ng kaparaanan. Actually, tapos na yung gospel para lamang mangyari yun. Yun lang. Wala tayong usapin dito na mababaw. Kaya pang immature na tao. Kaya pang bobo. Ano yung sinasabi kong pang bobo? Ay, yung mag-concentrate ka sa politika, sa lupa, sa ekonomiya, sa society. Kasi nga, gugunahin lang yan eh. Wala namang layunin ng Diyos na bigyan ng value yan. Pati yung identity ng tao, yung kanyang kameronan, kay lalaki, kay babae, LGBT, wala. Walang kakwenta-kwenta. Hindi issue sa kanya. Oh, wala. Kaya sa desacralization lecture natin noong araw, kala na siguro nagbibiro ako. Wala talaga. Matagal na natin tinimbang yan. Kulang lahat sa timbang. Sinukat natin, puro baloktot. Yung mga philosophies, isms, ideologies. Wala yan. Oh. Kahit sino pang philosopher ang iyarap nyo sa akin, sa atin dito. Wala si SM lang yan, 5 minutes lang. Diba? Hindi naman sila totoo.
Ang totoo lang, katotohanan lang, ang Panginoong Jesus. O, sinong tutumba doon? O, siguro yung Diyos nila, si Jesus Christ nila, eh, madaling itumba. Kahit ako, kaya kong itumba yung sinong Jesus yun. Eh. Ang sinasabi na dito, yung namatay para sa atin, yung nilibing para sa atin. At lagi kong in-explain niya. Di ba? Hindi ko lang ulit-ulit. So, anong, saan ka pa? Diba? Saan ka pa? So, itong great reset nila, wala rin to. Ang tawag ko dito, great shit. Ay, sorry, nakapagmura ako. Wala to. Ano to? Sabi kong si Paul lang nandito. Sabi niya, dang na naman ito eh. Wala. Oh, diba? Ano ba yung sinasabi? Magmula sa Old Testament, sinasabi na, the people's labor are only fuel for the fire. And the nations exhaust themselves for nothing. Habakuk 2:13. O, di ba? Eh, Joe, pag nag-English ako ng Bible verse, nagigilty ako eh. Wala akong magagawa doon ako na-memorize yung Bible nung araw kasi kala ko yung English, social. Di ba? O, wala tayong problema dyan kahit mag-English kayo. Kaya lang, yung kino-question ko rito, yung motive. Yes. Yung intention. Para bang napaka-proud mo pag nag-English ka. Naririnig ko sa radyo. Hindi, pati yung mga secular announcer o kaya mga politiko, mga scholar daw. Ba't kaya very proud sila pag nag-English? Ako sinusulit siguro nila yung bayad nila sa university, yung binenta yung tatay nila yung kalabaw. Kaya natuto sila mag-English. Hindi nila ngayon maiwasan di mag-English kasi sign ng prestige. Sign ng status symbol. Sa akin, ano yun? Kababawan. Kabaliwan. Bakit? Ano yung pride yun eh? Na kung saan si Lucifer ang origin niya, di ba? Now, hindi ko yung ibig sabihin na pag nag-English ka, kaysa taras ka. Hindi. Sinasabi ko lang yung kanilang motive, yung kanilang inner agenda. Diba? So ako ngayon, gusto ko talaga, mga pampangan na lang eh. Bahala sila kung makiintindi. Bahala na kayo, nung ikaw makaintindi, problema yun. Sige, Tagalog na lang. Para makaintindihan tayo. Sige, anong idadagdag mo ba? Great reset, wala yan. Wala pero napakasalimut ng sinasabi ng great reset. Wala mo, kapag yan ang pinuntahan natin, siyempre, pag-aaral natin, ano yung mga naging kadahilanan, ba't nag-iisip ganyan yung mga tao? Pag-aaral natin iba't ibang ideology, iba't ibang philosopher, iba't ibang psychologist na umubog sa isip ng mga tao, magmula pa noon hanggang ngayon. Kung bakit sila ngayon eh ganitong plano no na bundang-ding babaguhin natin economically, politically, socially, technologically. Ito na yung panahon, may COVID-19 na pwede nating samantalahin. Na kung saan hindi naman siguro accident 'yan. Ayun eh plano ni Satanas, yun ang pinintulutan ng Diyos kaya kung minsan tawag nila pandemic. Oo. Tuloy kanina, maraming mga nagte-text dito. Baba-vaccine ka ba? Oo naman. Ay, flu vaccine nga ako, may naman vaccine, yung pang-vaccine na 'yan. Di ba? O baka ano na yan, ganyan. Hindi, kako, bobo lang yung nagsasabing yan na yung ano, mark of the beast. Bakit? Eh kako, matagal na namin pinag-aralan to. Yung vaccine, hindi. Yung issue tungkol sa Antichrist, Revelation 30, yung pre-trib, mid-trib, post-trib. Ay, sa akin doon, hindi na ako natitigatig dyan. Yung iba, madali lang masinda kasi hindi nga nag-aral. Oo, kaya walang background. Walang, yung iba naman, sabihin lang, ayun, pinagmamalaki yung pinag-aralan. Ay, hindi. Sinasabi lang natin, sila yung nagmamalaki sa pinag-aralan nila. And yet, napakalit lang. Little learning is always a very dangerous thing. So, wala eh. Ganito lang tayo, kaya hindi tayo pinapaniwala. Pero, ang kinabukasan, ang future will tell, na talagang tayong totoo. Hindi sila, kasi ang Panginoon ng buhay natin. Diba? Ano baka may gusto kong sabihin dyan? Ako nakikita ko yung definition mo nga doon sa tinatawag mo na great reset na yun. Parang ano, yun, parang desperate move na nila eh. Diba? Desperado na sila. Alam nila yung daigdig na to, wala din. Kaya lang ginagawa nila ng paraan eh, no? Lalo na yung mga religious people, okay? Diba? Na iba't ibang kanilang eschatological viewpoint, yung pananaw nila kung paano matatapos ang daigdig. Iba naman, di naman gaano matatapos. Yung mga reconstructionists, mga theonomies, mga manifestan, yung mga NAR, yung mga New Apostolic Reformation Movement, Health and Wealth, etc. Akala nila, haba pa to. Hindi na, 6,000 years lang ito. Oh, pag narinig ng mga sabadista yun, kakampi namin niya. Hindi, wala. Yung magaganda yung sinasabi nila, mga iba't ibang doctrine, kaya pagdating sa salvation, wala rin yung mga sabadista. Wala rin yung mga iglesia, Saksinyo, Baptist, Methodist, Pentecostal, name it, sablay lahat yan, sablay lahat. Pagdating sa kaligtaan, lahat ng masabi, wala. Kung meron magkiklaim yan nung araw ako, kasi ako yata ang pinaka-radical na tao dito sa Pilipinas, nung araw ko pa sinasabi, 40 years ago, 50 years ago, na mali ang lahat ng Kristiyano.
hindi lang ako pinapanggang kasi wala akong pangalan, wala akong ganyan. Hindi naman ako nagpastor. Ayaw ko nga yung pastor-pastor eh. Ayaw ko mga miniministro, ayaw ko nagpare, gusto ko nung araw dahil katolik ko kami. Ang kaso, nung nakadisgrasya tayo, nagkaanak tayo, wala na. Nabuwag. Para ako si Mike Enriquez. Hindi, really. Nung araw talaga, gusto ko ng kapayapaan, ganyan-ganyan. Eh. Kala ako nandun eh, i-reliyon ko yun eh. Mahal ko yung mga katoliko, mahal ko yung mga protestante. Kaya lang yung doctrine, nabubwisit ako kasi kababawan. Pinipilit yun. Oo, hindi na sila nakamove on. Hmm. Diba? Pag nakamove on ka naman, sa tingin nila, kulto yan. May extra biblical revelation. Kung alam lamang nila, ako yung number one nagtuturo ng araw ng ganyan. Ako yung sinagsasabing, oy, huwag kayong maniwala dyan, may extra biblical revelation, mayroong mystical experience, ganyan, ganyan. At totoo naman. Oh. Kaya lang ngayon, hindi naman tayo naka-base doon. Hindi rin tayo naka-base doon sa Bible lang, Bible lang, Bible lang. Ay naku, wala na yung panis na rin yung role. Yung talagang pinakakatas ng kasaysayan, langit, panlupa, ito yung sinasabi natin. Oh, yun ang gospel ng Panginoon Jesus. Hindi bad news, good news ito. Sipin mo, bibigyan ka ng authority and power ng Diyos na mag-reign and rule sa lahat ng kanyang kaharian. Naisip mo yun pagka billion-billion universe na hawak mo at wala pa limit yun. Ano itong kahirapan dito? Ano itong mga confusion dito? Walang kakwenta-kwenta itong pinag-debatian dito, di ba? Na, kung di naman totoo itong pinag-uusapan natin, okay, wala lang palang buhay sa kabila, walang Diyos, walang absolute, walang objective, walang factual na issue na pwede natin pag-usapan. Bah! Anong reset-reset pa kayo? Magpatayan na lang tayo, di ba? Oh, di ba? Oh, let us drink and eat and be merry. For tomorrow, we shall die. Ba't pa kayo maglalagay-lagay ng constitution, mga statutory laws, administrative laws? Bawal ito, bawal yan. Ba't di nalasun din yung philosophy ni Julian Oxley? Yung mga namumuno ng mga nanguna rito sa Great Reset na to, noong araw. Ah, di ba? Ano? Ito nga, kailangan ng mga tao magkaroon ng utopian at panacea na dream na pwede nating ibigay sa kanila. Ano yun? Eh gusto nga nila nung araw pa i-drug na yung ano eh. Yung nawasa kumpara. Ibig sabihin ng mga tao, wala naman talagang kaulugan ng buhay sa mga ibang philosopher. Ba't di na lang natin sila ayaang gawin ang gusto nila? Diba? O kaya kung inakala natin makapagbibigay sa kanila ng trip, diba? Konting kaligayan, bagong lang matigok. Ba't di mo ibigay? No? Oh, eh, emang ko, kung si Plato ang kanilang kinukuha ang idol for governmentalism, kasi si Plato merong tinatawag na librong republic, kung saan ang pwede lang daw maghari. So, okay, mamuno, yung mga philosopher king. Mm-hmm. Napulot nila Thomas Hobbes yun, tsaka nang iba't pati si Marx yata, napuha niya yun, pati si Nietzsche. Kaya ngayon, ang gobyerno natin, pati sa Pilipinas, mababakas mo yun. Yung kumisan may reign of terror, kumisan may ganito. Eh, kasi siyempre, yung mga politiko, gustong gamitin lahat para lang yung mga tao lumigaya. Wala naman akong alam na politiko, leader, kay Bobo, kay Mangmang, kay Matapang, kay Duwag, ang ayaw lumigaya yung kanyang mga yung kanyang constituents. Kaya lang, kahit anong gawin mo, Rolly, kay conservative ka, liberal ka, kay ikaw, leftist, right, wala kasi nga itong daigdig na to, sinumpa. Okay? Lahat ng tao rito, sinumpa. Pati yeah. Universe. O yun naman ng dahilan. Kaya natin sinasabi itong solusyon na gospel na to. Tama. Nakakuha mo? Oo. Ang pinuturo natin ngayon, yung combat evangelism. Combat faith. Combat discipleship. Palaban. Nung araw, Rolly, hindi ka pata sinisilang. And talagang in-organize ko mga guerrilla for Christ. Hindi yung political guerrilla. Hindi, mga militanteng Kristiyano na walang, hindi makikipag-compromise kahit gilita mo leg. No? Tatayo nila, tatayo ang Panginoon sa kanila, sa puso ng mga disanta. Hindi reliyon, hindi yung mga simbahan, hindi yung mga organisado sa establishment na kung saan banyaga. Hindi yan. Kundi yung galing lang sa Diyos. No retreat, no surrender, no? Oo, kaya sabi ko nung araw ba, hukbo ng Panginoon, bumangon ka. Tani ka lamo, lagot na, di ba? Oh, pero hindi ako walang context yun ng political. Kasi yung politics sa akin mababaw. Ano lang yun? Ano lang, shadow lang talaga. Ano, hindi man pangimagas eh. Wala, walang kakwenta-kwentang buhay sa daigdig. Maliban na lamang, pag narating mo yung moment na kung saan ang Panginoon kinabangan ka, na mula sa pagiging totally depraved mo, sabi nga doon sa tulip ni Calvin, pag mali ako Calvinist, yun, nakarinig mo yung gospel, namatay ka, nilibing. So wala na yun ang problema. At nilibing ka pa, okay? Nabuhay ka magulit, sumalangin ka, wala ka nang pakialam sa problema ng daigdig. Yung Holy Spirit ng Panginoong Yesus sa kanan ng Diyos, yan ang nakikialam. Ano yung pinapakialaman niya? Iligtas. Hindi lang yung mga mahirap, mga mababang loob, mga kawawa, pati yung mga presidente, mga senador, mga bayaman,
Lahat yan gustong iligtas ng Panginoon. Kaya lang, hindi naman nagmamakawa ang Panginoon na para ba, please, accept me, namatay ako dito. Hindi. Oh, yun lang yung sinasabi. Ang gospel, ang dugo ni Kristo, hindi yan cheap. Diba? Kaya hindi natin inano to, tinitake lightly. Sabi natin, ito lang talagang kaulugan ng buhay. Yeah. Kaya handa tayo rito mamatay kung kinakailangan. Amen. At darating ng Panginoon, susumanda-handa na sila. Oh, yung sinasabing darating si Jesus sa oras na hindi nasaan, yung iba hindi na nag-aantay. Pero darating ang Panginoon pa rin sa mga taong nasa liwanag, hindi sa kadilima. Sino yung mga yon? Yung nag-aantay araw-araw. Yung nililinis ang kanilang buhay, body, soul, spirit. Yung may positional sanctification, hindi lang ni Jesus Christ, kundi ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo niya. Yung mga taong dumaan, hindi lang sa gospel of Christ, kundi sa gospel of God. Yung dadatnan sila na buhay. Kaya dadatnan tayo, dalawa na lang tayo dito at naubos tayo rito. Pero itong generation na to, hindi mawawala, darating na si Lord. Sa rapture, at yung second coming, 7 years the rapture, tsaka na yung chance sila. Doon, pagka hindi sila nasama sa rapture. Tama. O, wala na. Tapos na, dami ko pala saan dapat talakayin. Kaya lang, yung vertigo ko, sumusumpang na. Pagdating na araw, wala na to. Sige. Wala na, may gusto ko sabihin? Ano ko lang, kumbaga, no, doon sa pinarating mo na message ni Kuya Adring, no, kumbaga sabi niya nga, dapat mamulat na, no? Ito'y pakiusap doon sa mga tao, kumbaga na hindi lamang doon sa mga sabi nga natin, yung kulang, yung kaalaman, no? Kundi higit dito sa mga matatalinong tao, no? Kasi sila, kumbaga, yung mga umuugit sa kasaysayan, katulad ng sinasabi mong Great Reset na nagiging instrumento sila para pigilan yung plano ng Diyos, no? Pero sa totoo lang, ito lang yung plano ng Diyos, no? Kaya doon sa mga leader ng bansa, sa bundigdig, kumbaga, eh pakinggan nyo yung mensaheng pinararating namin. Hindi para magmakaawa kami. Eksaminin ninyo yung inyong kalagayan, kumbaga. Para alam namin, hangad nyo yung kabutihan ng inyong mga constituents. Yeah. Ito yung pinakamatindi na pag-asa na maibibigay din ninyo. No? At yung sa aming mga kapatid, kumbaga, mga kapatid natin, kumbaga, panahon na para pagpatuloy tayo sa pangangaral ng mabuting balita na pag-asa, kumbaga, yung gospel, ha? Hindi yung Bible, hindi yung tulad ng pinangangaral ng iba, kundi yung gospel na talagang ito lang ang magliligtas, magdadala sa mga tao sa buhay na walang hanggan. Yan. Yun lang, mga kapatid. At ang title nito, Great Escape. Yeah, Great Escape. Sige.